Hello, what's up mga idol, mga amigos, amigas, mga kamotor, enthusiast, ayan. Panibagong araw at panibagong kwentuhan na naman tayo ngayon mga idol. And syempre, welcome or welcome back sa GVT Mix TV channel. And bago ang lahat mga idol, gusto ko munang i-shoutout yung mga kamotor siklo natin dyan. Mga kamotor enthusiast natin dyan na nakamags ang kani-kanilang mga motor siklo. Dahil mga idol, sa video na to ay magbibigay ako ng tips kung paano natin mapapangalagaan naman ang ating mga mags. Lalong-lalo na mga idol kung lagi tayong napapadaan sa mga ganitong rough road. And syempre magbibigay na rin ako ng tips kung paano natin madi-disengage ng tama ang ating mga gulong mula sa mags. Na, siyempre mga idol, hindi nagagasgasan at nagkakaroon ng deformation ang ating mga. If sakali man mga idol na tayo ay maflatan sa gitna ng daan, na tayo mismo ang magfi-fix sa ating mga flat na gulong. Pangit po kasi idol kung yung mags natin ay puno ng scratches o gasgas. Anyway idol, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay naanyayahan kitang mag-subscribe. At pa-click mo na rin idol yung notification bell niya at pakiset all mo na rin para every time na may upload akong bagong video ay manonotify ka po ni YouTube. Lalong lalo na idol kung baguhan ka pa lamang na nagmamayari ng motorsiklo at hindi mo pa alam ang iyong ginagawa na pangangalaga sa iyong motorsiklo. Disclaimer nga din po pala mga idol, ang content po pala ng video na to ay hango po sa aking karanasan personally and epektibo naman, kaya shinare ko na din po sa inyo. Shout out nga pala dun sa mga taong hindi madamot dyan. Ayan. Anyway idol, para din po pala dun sa nagtatanong kung ilang taon na sa akin si Honda XRM Motard ay isang taon na po. So far so good naman mga idol, ay looking good as brand new pa rin naman ito idol, especially yung mags nito dahil nga po sa tama kong pag-aalaga nito. Ayan. Pero bago yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo mga idol, ay share ko muna sa inyo ang bale tatlong uri ng kalsada na everyday na dinadaanan ng aking Honda XRM 125. The first one idol, ayan, is ito. Ayan mga idol, kung tawagin ng mga Inglesero at Inglesera ay rough road. And kung napansin din ninyo mga idol na naka t-shirt at naka shorts yung nagmo-model dyan mga idol, T-model. Ay huwag nyo na lang pong gayahin. Ano ho, baka sabihin pa ng iba dyan na nagpo-promote ako ng accident. Sa punto kasi na yan mga idol ay bumili lang ako ng suka 120 meters away mula sa aming bahay po naman. Sabihin ng iba dyan, sus, palusot pa to. Shoutout nga din po pala dun sa mahilig magpalusot pag nakakagalitan ng kanila pong mga misis. Ayan. Okay, balik na tayo sa topic. Bale mga idol, ito na po yung tip number 1 po natin. Ayan, stickers. And alam nyo ba mga idol, bukod sa nakakadagdag ng pogi points sa ating mags ng motor, ang pagkakabit o pagdidikit ng stickers tulad nito ay nagdudulot din ito ng proteksyon sa ating pong mags. Kontra po naman dun sa mga debris o mga bato na nagsisipagtalsikan sa tuwing po tayo ay dumadaan po sa mabato o ika nga rough road. Dahil nga po mga idol, instead na sa mags ng motor natin tumatama directly yung mga bato o debris na nagsisipagtalsikan sa tuwing tayo dumadaan sa rough road, ay sa sticker sila tumatama kadalasan. Ayan po. Tip number 2 mga idol, ayan, air pressure ng gulong, ayan. Alam nyo ba mga idol na hindi maganda sa rim ng motorsiklo natin or sa mags lalong lalo na kung sobra idol na matigas yung air pressure ng ating gulong kung tayo ay dumadaan po naman sa mga ganitong mambatong kalsada. Maliban kasi mga idol na nakakasira ito ng performance ng ating shock absorber ay nagagawa pa nitong piktusan yung mga bato palayo or pabalik impact mismo dun sa mga gulong natin. And then, diretso po sa ating mags. At kung minalas-malas pa, mga idol, tatalsik pa ulit yan, papunta dun mismo sa crankcase. Then, kung yung crankcase mo ay sobrang init, di lumambot na yon. Kasi gawa nga lang sa ano yon, pundido, hindi naman siya purong bakal, ay pwedeng mabutas. Ayan, masisira na ngayon yung makina idol. And sa puntong yan mga idol, hindi lang yung mags natin ang nadali kundi pati na rin mismo yung ating makina ng motor. Pero ika nga nila mga idol, kung may problema ay may solusyon. Ayan, ito na. Ang ginagawa ko lang dyan idol, sa tuwing dumadan ako dito sa napakahabang rough road na to, ay akin lamang idol binabawasan yung hangin ng gulong. Ayan, huwag naman po yung sobra
yung sakto lang. Ayan po. Para idol, instead na patalsikin niya yung mga bato, ay gugulungan na lang nito at mag-steady lang yung mga bato. Siyempre idol, kung nag-steady yung bato, hindi tumalsik, walang gasgas yung mags natin, wala rin tama yung crankcase ng motor natin. Ayan. May isa pa pala idol na pinaka-effective na paraan para hindi magasgasan yung mags natin o magkaroon ng tama yung mga crankcase natin gawa ng mga talsik ng mga debris o mga bato ay syempre takbong pogi lang. Ayan po. Hindi yung astang nakikipagkarera idol para naman hindi mabaliwala yung pagpaprevent natin upang sa ganun ay hindi magasgasan yung ating po namang mags. Ayan. Well, right mga idol, balik na tayo doon sa tatlong klase ng kalsada na laging dinadaanan po naman ng aking body na si Honda XRM 125. Ayan. Pangalawa idol is ito. Ayan. So, ayan mga idol, para nga din po pala sa nagtatanong kung saan bang lugar ito. Ayan. Dito lang po yan sa Barangay Sanggit, bayan po ng Dupax del Sur, lalawigan po ng Nueva Vizcaya. Siyempre mga idol, lambak ng Cagayan, Region 2, Philippines. Ayan po, kompleto na po. Uy, speaking of Region 2, mga idol, shoutout nga po pala dun sa mga kagaya kong newbie vlogger na taga Region 2. Ayan po. And dahil kompletong-kompleto na mga idol, ito na po yung pangatlong uri ng kalsada na lagi naming dinadaanan ni Tandem XRM Motard 125. Ayan. So, ayan mga idol. At pasinsa na nga din po pala mga idol at medyo sinisipon po ang inyong host. Anyway mga idol. Yan. Shout out nga din po pala dun sa mga rider na nakaranas na mag-drive sa mga ganitong kalsada. Ayan. So, ayan na nga po mga idol yung daily route namin ni Honda XRM Motard. Ayan. At ito pa pala mga idol, kailangan pa pala namin mag-cross sa ilog. Ito. Yan o. Oh. Anyway, mga idol, balik na tayo dun sa topic natin, mga idol, no? Which is kung paano nga ba natin madi-disengage or baklasin yung atin po namang goma mula po sa mags na hindi nadadali. O nagagasgasan po naman yung ating pong mags. Mahal po kasi magpapintura ng mags, mga guys. Ayan. Parang nga din po pala ang video na to sa mga gaya kong nagtitipid, idol. Ayan. Anyway, actually idol, na-flatan nga po pala ako dito. Kaso nga lang, late ko na naisip na videohan. Para sana po ay mag-benefit po naman yung mga motor enthusiast natin dyan na hindi pa nakakaalam sa ganitong technique na pagbabaklas ng gulong mula sa mags nang hindi nadadali yung ating po namang mags. At inuulit ko mga idol, para lang po dun sa mga hindi pa nakakaalam sa ganitong technique. And syempre idol, kung alam mo naman na, ay you have all the right to skip my video. Ayan po. English. Okay guys, let's start. So guys, try nating i-demonstrate. Ayan. At sana makuha po ninyo. So ayan ang po. Kailangan pala natin dito is syempre yung panikwat. Ayan. Tsaka yan o, rubber hose. Ayan. Yung hinahawakan ko mismo na yan. Na siyang ilalagay natin or i-insert natin dyan po sa pagitan po naman ng mags at tsaka gulong o goma. Ayan. Pag isisiksik na natin yung panikwat. Yan po kasi idol yung magsisilbing pacifier o referee sa boxing sana between sa goma and sa mags natin. Para hindi po magkaroon po naman ng damage yung atin po namang mags. Ayan. Make sure nga din po pala mga idol na fully airless na yung ating gulong or wala nang hangin yung interior natin, kung may interior man yan, gulong ninyo. Ayan. Nang sa ganun po may po-press in natin yung both edges or side ng ating gulong dyan sa pinakagitna mismo ng ating mags. Nang sa ganun po mga idol ay hindi po siya matigas sikwatin. Once mga idol na na-insert na natin yung rubber hose na magsisilbing lapatan po naman ng atin po namang panikwat. Ayan. Para po idol, maiwasan po natin yung bakal to bakal contact between sa ating panikwat at sa atin po namang mags. Ayan. So yan lang po idol, ang simpleng technique kung paano natin baklasin yung atin pong goma mula sa mags na
hindi po nade-deform or nagagasgasan yung ating mugs every time na magpapalit po tayo ng interior kung tayo ay na-flatan. So hanggang dito na lang mga idol, I hope na nakatulong po ang ating video, lalong-lalo na po dun sa mga baguhang ka-motor enthusiast natin dyan. And syempre idol, kung hanggang sa sandaling ito ay pinapanood mo pa rin tong aking video, ay baka pwedeng humingi ng isang kaunting favor na pakilike ang aking video. Ayan, and share mo na din sa mga kaibigan mo para mas marami pa tayong matulungan. Ayan po. Ayan mga idol, maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod kong video. God bless everyone and bye-bye.